Pinalalakas ng pamunuan ng Philippine National Police ang intelligence gathering ng mga pulis sa ground lalo na ngayong nalalapit ang 2022 national elections. Ito'y upang agad na mamonitor ang ginagawang pangingikil ng New People's Army sa mga kandidato sa pamagitan ng pangungulekta ng permit to campaign. Nanatiling isang malaking banta sa eleksyon ang CBP and PNDF, kaya inatasan ko na ang ating mga area commanders and unit commanders sa lalo pang palakasin ang kampanya laban sa kanila, dahil naasahan natin na muli na namang mangunguna sa mga extortion activities yung mga ito sa mga kandidato. Nakiusap din si PNP Chief Police General Guillermo Eliazar sa mga kandidato na huwag magbigay sa NPA para lamang makapangampanya sa mga malalayo at liblib na lugar. Nagpapalala rin ako sa mga kandidato na huwag patulan itong illegal na gawain ng mga rebeldeng komunista. Sama-sama nating siguraduhin na magiging malinis at maayos ang eleksyon sa susunod na taon. Nangako naman si Eliazar sa pagpapatupad ng mahigpit na seguridad mula sa filing ng COC hanggang sa maideklara ang nanalo sa halalan. Nauna nang binalaan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga rebelding komunista at political warlords na lumayo at huwag manggulo sa national at local elections. Bukod sa mga rebelde, patuloy rin ang kampanya ng PNP laban sa mga private armed groups, lalo na sa mga lugar na mataas ang naitalang election crimes noong mga nakaraang halalan. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.